mag-harvest tayo ng lahat ng pwede nating ma-harvest ngayon. Kaya samahan niyo ako. Ngayon naman, kuha tayo ng mustasa. Hindi ko magamitan ng gunting at dalawa lang yung kamay ko. Ayan naman ang pechay. Pwede na panggisa. Habanos! Wow, ang laki ko yung kunti. Ayan. Talbos ang kamote. Pizza. Basil. Ayan, tapos na akong mag-harvest. Pasok na ako. Mag-breakfast konti. Tapos, mag-start na magluto. Ayun, aking munting hardening.
sit. Come on, sit. Sit, baby. Sit, good boy. Ayan na ang ating mga naani. Yung mga palak mushroom. Napansin ko pala na mas malaki ang okra kapag galing sa pinatuyo mong seeds. Dito siya galing sa ganitong seed. Yung seed niya nabili ko sa grocery stores. Tapos, yung napatuyo ko nito, na yung tumanda na o naging magulang na, ito siya. As in, kanina may mga bulabulaklak pa yan. So, lampot siya. Hindi siya magulang. So, yun ang pagkakaiba. Mas matigas pa nga ito eh. Ito, yung napakalaki natin. Radish. Ito yung kinuha ko. So, sarap yung pang sinigang at kangkong. Ito na ang ating mga kangkong. Woohoo! Sarap! Kamatis! Yan. Ito naman ang ating mustasa. Masarap siya sa sinigang sa miso. Pero ang ano natin ngayon ay sinigang na buto-buto. Favorite. Yan. Tapos, ang ating mga siling. Ang sigang. No? Talaga namang mapapadami ka ng inom ng tubig. Maanghang siya na ba yan? Nabubulot pa ako. Ayan, ang ating talong. Sinigang na ito. Happy farming! Hi! Ngayon naman ay nagluluto ako ng aming ulam sinigang. Lalagay natin okra na hinarvest natin kanina. Harvest, pati yung kamatis kanina, mga kamatis. Ayan. May naman ang radish. Harvest din natin yan kanina. Ayan, tayo ay magluto ng sinigang. Mahirap tong ginagawa ko. Ngayon naman, ang ilalagay natin yung harvested natin kangkong. Ito yung pinaka-last kasi para may pagka-crunch pa rin siya. Tapos na ang ating ang ating sinigang ko ay maliligo muna. Tayo ay maghahain na at ready to eat.